Okay, ngayon na magpiprint tayo ng paper bag, yung ganitong paper bag. Yan. Ito kasi piringin ko siya dito sa eco-solvent natin printer, kaya yan. Ang eco-solvent kasi matagal siyang matuyo, kaya yan masabit yung ink niya. Ngayon itatry natin siyang iprint dito sa pigment. Kasi kadalasan piniprint namin siya sa pigment eh. Kaya lang nagtry ako rito sa eco-solvent. Yan, pigment. Tapos yun yung ating papel. Ito yung ating pigment printer. Yan, mataas kasi siya. Kaya nagprint ako dito sa ating L1300 na Epson. Hirap nga lang dito, nakakalala na nakataas. Diba? Mas mabilis siya mag-print. Yan, kaya may mga guhit-guhit na ganyan kasi naka ang settings na ginawa ko dito kasi ay ordinary lang na ano kasi kanina from eco-solvent na L1300 print natin siya nang hindi ko pinapalitan yung settings ng printer. Yan, bali yan, naka plain paper siya, kaya nakita niya yung settings niya. Dali ah, yan, masyado maliwanag eh. Yan, naka plain paper yung settings niya, kaya nung print natin yan, may mga guhit-guhit siya, pero kita niyo naman masyadong mabilis yung pagkaka-print niya kasi ito trinay natin siyang mag-print dito sa eco-solvent dahil matagal kasi matuyo yung eco-solvent niya. Yan yung nangyayari naman, kumakalat yung ink niya, tapos minsan sumasablay pa rito. Yan, may nakita kasi ako na nagpiprint ng modify printer ang ginamit nila. So, hindi na natin kailangan magpa-modify ng printer o bumili ng modified na printer para makapag-print ng paper bag. Settings lang ng gagawin nyo. Ito nakaharap dapat kasi pagkapakabila siya, kabila siya, malulukot yung papel. Ito kasi yung pagka mga mabilis ang ano lang customer, inaano lang namin ng stamp, pero kadalasan ang tanggap namin sa isang ganto ang paprint ay piso lang ang paprint sa amin para ka lang nagprint ng bond paper. Ano kaya kung magpiprint tayo rito sa ano, dito sa diliman natin, masyado maliwanag. Yan, kaya kung magpiprint tayo uli siguro gawin na natin ito. Yan, Epson quality inkjet, i-try uli natin magprint ng isa pa. Ito naman palang sukat na to, para makuha nyo yung sukat ng papel para sumakto siya. Ito kasi yung size ng papel eh. Ayan yung size ng nalagyan natin. Ito kasi yung size nitong papel. Yan, ito yan. Kaya kung isusukat mo rito para lang sa hindi pa nakakapag-try mag-print, ito yung size ng papel. Kaya kung isusukat natin siya, paganto bali ang magiging forma ng papel natin. Yan, kita nyo na, gets nyo yung ano, ito sa mas maliwanag. Yan, ito yung pinaka yan yung sukat niya. Ngayon susukatin mo na lang yung layo.
layo niya. Tensya natin yung yan, diliman natin. Yan yung layo. Tapos naman yung mula sa taas. Yung sisimula ng print natin. Iwasan na lang natin mag-print dito sa may banda dito kasi magkakaroon ng mancha ng ink dito, sasabit yung head mo. Kaya ibaba natin ng konti pa. Pwede yung mga hanggang dito. Ayan. Kaya yun, ayun na yung pattern natin. Ayan. Lalagyan mo na lang siya ng marker. Saan yung, saan mo lalagay yung image mo. Itong linya na to, dito ka makakapag-print. Ngayon mag-try ulit tayo mag-print ng isa pa. Kasi kanina itong ano natin, kita nyo, dahil nga hindi natin ayos yung settings niya, maraming nagkaroon ng guhit yung print natin. Nagpiprint tayo gamit ang yung ating L1800 na printer. So hindi ko na kailangan bumili ng bago pang printer. Ito kasi isang to ay sublimation to. Ito naman pigment ink. Pigment ink. Yun, isa naman na yun ay yung ating ginawang natin yung focus. Yung ginawa nating eco solvent. Yung minodify natin nung nakaraan. Ngayon, minsan lang bantayan nyo na lang yan. Yan, kasi minsan gumagalaw yung ano niya, yung papel niya. Nalulukot yung papel niya. Nagkakaroon na ang dumi. Print uli natin. Yan. Pakakita ko ulit sa inyo yung settings. Yan, ginawa lang natin. Yan, settings na Epson Photo Quality Inkjet. Okay na natin. Tapos, print. Yan, kanina kasi sobrang bilis ng print natin. Nagkaroon ng guhit yung print natin. Yan, tignan nyo naman gano'ng kabilis mag-print sa ganito. Hindi na natin kailangan pang bumili ng modified na printer. Kasi magagamit naman natin yung mga regular nating printer. Yan, A3 tong printer namin. So makakapag-print tayo sa mas malaking papel. Yan. Ito na yung kinalabasan ng print natin. Wala na siyang guhit. Kanina kasi may guhit. Ngayon ang babantayan nyo lang dito, pag nagsalang kayo dapat i-checking nyo na walang lukot yung papel para hindi magkaroon ng dumi. Compare natin sa settings natin na plain paper lang. Ito na yung Epson Quality Inkjet na settings. Tapos ito namang to, print natin siya sa EcoSolvent na printer. Dito sa printer na to na EcoSolvent. Ito ang nangyari pag EcoSolvent. Dahil nga matagal siya matuyo, ayan, yung print niya. Kumakapit sa papel. Yan, saka nagkakaroon ng dumis. Yan, sa pagsukat naman, kailangan natin kunin yung lapad ng papel. Yan, saka yung taas niya. Yung taas niya, karang kasing taas lang din siya ng A4. Ayan yung A4. Tapos sa layout, ito na yung layout natin. A4 din to. A4 yung canvas natin.
Tapos sukat ng papel, ito yung kulay green. Ayan. Tapos pwede tayo magsimula dito mula sa unang green na to hanggang sa pangalawa. Yan yung ano natin, ito yung magiging print ng canvas natin na ano. Yan, hanggang dyan. Ganun lang yung pagsusukat. Ayun, hanggang dito na lang yung ginawa nating tutorial. Pinakita ko lang sa inyo na possible mag-print ng paper bag sa ating mga inkjet printer. So, hindi na natin kailangan pang i-modify yung mga printer natin. Bumili tayo ng parts para makapag-print ng ganito. Gaya ng sabi ko kanina, ang tanggap lang namin sa print ng paper bag ay piso lang. Ngayon, kung bibili pa tayo ng mga parts o kaya i-modify ng modified printer, magtataas tayo ng price. So, hindi na ma-afford yun ng mga magpapaprint ng ganito. Kasi para ka lang din naman tumatanggap ng mga print eh. Kaya hindi na ako nagdadagdag ng presyo. Paras lang din naman sila ng bilis ng print. Hanggang dito na lang tayo. So maraming salamat sa nanood.